Magandang umaga mga ka-pet lovers! For today's video, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang sikreto ng pagiging malusog at masiglaing aso ng aking alagang si Ariana na isang Belgian Malinois. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Kita naman natin na sobrang likot at diksi ng aking alagang si Ariana na natural lamang nakatangian ng isang Belgian Malinois. Kaya't kung ikaw ay nagbabalak pa lamang mag-alaga o meron ka ng alagang Belgian Malinois at gusto mong maging ganito ka-active at kalusog ang iyong alaga, panoorin mo hanggang dulo ang video ito. Paano nga ba nating pananatilihing malusog at malakas ang ating mga alagang aso o mga alagang Belgian Malinois? Kompletong baksin. Ang kompletong baksin ay kailangan ng ating mga alaga upang lumakas ang kanilang resistensya at malabanan nila ang mga sakit na dadapo sa kanilang katawan, lalo na ang sakit na parvo na lubhang mapanganib at pangkaraniwang ikinamamatay ng ating mga alagang aso. Sapat at nasa oras na pagpapakain. Ang pagpapakain ng pabago-bagong oras sa ating mga alagang aso ay nakakasama sa kanila, lalo na ang pagpapakain ng sobra o kulang. Pakainin natin sila ng tama ayon sa kanilang edad at huwag pakainin ng mga pagkain na makakasama sa kanilang kalusugan. Dog vitamins. Ang pagbibigay ng bitamina sa ating mga alaga ay nakatutulong sa kanila para malabanan ang mga sakit at lumaki ayon sa kanilang edad. Pwede din tayong gumamit ng gulay tulad ng malunggay, carrots, sayote, kalabasa at iba pang gulay na pwedeng ipakain sa kanila. Magandang source ng bitamina para sa kanilang katawan. Daily walk. Ang pag-walk sa ating mga alaga ay isang napakagandang ehersisyo na makakabuti para sa kanila, lalo na kung ito ay nakatali o nakakulong lamang 3 beses o higit pa sa 1 linggo, na paglilibot sa kanila ay sapat na upang mas lalong tumibay ang kanilang resistensya at maiwasan ang pagiging obese na maaaring maging sanhi ng high blood o stroke sa ating mga alaga. A few moments later. At ayun nga po, sa sobrang kalikutan niya, na yung mga umuugang ngipin niya ay natanggal na. Actually po, 3 yung natanggal. Isa lang po yung nakita ko. Pero 3 yung natanggal sa ngipin niya na umuuga. Ito lamang po ang mga sikretong aking natutunan sa pag-aalaga ng aking Belgian Malinois. Sana po ay nakatulong ako sa inyo at pwede nyo din itong gawin sa inyong mga alagang aso. Hindi lamang sa mga Belgian Malinois, kundi sa ibang breed ng aso. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Kung may mga katanungan po kayo, feel free mag-comment at sasagutin natin yan. Hanggang dito na lamang po at kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pa nating vlog. Salamat! Mukha na kasi yun. Natanggal. Namulok niya sa ano. Nag-ano kasi siya yung kagat ng kagat kanina. Eh, para ka akong may umaalok. Sit down. Tatlo. Yung mga ano, baby ko tanong.
Oh, sit. Sit. Good girl. Hindi niya manguya. Thank you.